palaging tinuturo ng ating Panginoon na huwag tayong magyabang. Bakit? Ano bang pinagyayabang mo? In the book of Proverbs chapter 27 verse 1, it says, "Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth." Ang buhay ng isang tao ay pwedeng mabago sa loob lamang ng isang araw. Wala ho tayong pwedeng ipagmayabang. Health, beauty, wealth, prosperity, fame, wala ho tayong pwedeng ipagmayabang. As we will go through again to His Word, sabi po rito sa in the book of Luke chapter 12 verse 15, "Watch out, be on your guard all against kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possession." Wala ho tayong pwedeng ipagmayabang. Baklang tayo tata, baklang tayo hindi kalman, mayat nga, mabalin nga baklang tayo lagta. Ang tuno, malib, yung awan ti makaam mo, agung gana bigat. Wala ho tayong pwedeng ipagmayabang. Nagadudit at itatao nga. Apugaputa, kunan ti Espanyol nga, mucho dinero da. Kasla nga, kaya da amin nga bayadan iti karuba, kaya da nga bayadan amin ti iti they can even buy politics. Nakasla kini Nebuchadnezzar, you know ni Nebuchadnezzar in the book of Daniel chapter 4, look at verse 29. 12 months later, as the king was walking on the roof of the royal palace of Babylon, he said, "Is not this the great Babylon I have built as the royal residence by my mighty and for the glory of my majesty?" Dumating ho kasi ang punto nga si Nebuchadnezzar, the king of Babylon, lahat na ho tumitingala sa kanya. Lahat ho tinuturing siyang Diyos. Diyos ang tingin sa kanya. And marami siyang established, siya yung, he is the authority doon sa kaharian ng Babylon. And everybody is bowing down before King Nebuchadnezzar. Ang dumating, at dumating ang punto, napakayabang nitong Nebuchadnezzar na to. You know, good morning myself lagi. Parang walang pwedeng mangyari sa Babylon kung hindi dahil sa kanya. At sa kanyang pagyayabang sa sarili niya mismo, sabi niya, dapat lang, wala namang maganda rito, wala namang tinayo dito, wala namang nangyayari dito sa Babylon na hindi sa pamamagitan ko dahil sa aking, you know, bukbukod nga laing, laing kung pigsana. But look at verse 31. "The words were still on his lips when a voice came from heaven. This is what is decreed for you, King Nebuchadnezzar. Your royal authority has been taken from you." Wow, grabe. Madama pala ang ilaslastong na agsasaw iso na iji bukod na nga bagi. Kung kapanunutan, nagyayabang, dapat, agsasaupay lang, nagtimok iti langit, nagtimok iti apo, at dati nagtimok kinya nafs, nga kunang titimok, tatapay lang, Nebuchadnezzar, napakayabang mo, lahat nung ipinundar mo, lahat nung mga pinagyayabang mo, kukunin na sa'yo, at this very moment. Wala ho tayong pwedeng ipagmayabang. Maaring ngayon, napakaganda mong lalaki, napakaganda mong babae. Dapat no, dati mang appreciate kinya tayo. Apresyaran tayo. Agyaman tayo. Naman tayong ibagbaga nga. Siyempre, no, dati kalaingan dito, dapat siyak ni Jai.
In the book of Proverbs, chapter 31, verse 30, it says, "Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised." Is to be praised. The woman who fears the Lord is to be praised. Anong ibig sabihin nito? Iti physical nga lang ah. Nyaman di kinagwapo kung kinapintas mo tata. Dapat kung meron kang ipagyayabang dyan. Dahil tangasaad mo awan sa balinuhan nga ni Apo Diyos. Gamin ang tuno bigat. Baka makamuruan kamot lang. Taba ka dito, Coca-Cola shape, tibagim gat. Tuno bigat ka, agbalin nga drum. Wala ako tayong pwedeng ipagmayabang. Our health. You know, in the book of John chapter 21, mga young people, basahin ho natin ito. Young people, pakinggan ho natin ito. Da kayo nga nagpipigsa, da kayo nga kabanbanwagan na, nga kasla hangga tumalab kinyayo tibala, da kayo DJ no adatayo ije punto nga no adala ang tiag trangkaso tayo kas kada ag calls tayo ket ipanglis tayo laeng ket nalpas agyaman tayo ijay nga wag nating ipagmalaki na pagmayabang yun na forever yun. Look at John chapter 21 verse 18. "I tell you the truth, when you were younger you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." Pagtanda, yeah, iti ba isang tao, porma ka nga porma tata, katmayan mo't ano, dati porporma, yung dapat hantay yung last of DJ, nga DJ kat forever, because hindi natin alam ang bukas. So ngayon pa lang, as you know, we continue with our journey, our spiritual and physical walk with the Lord. Huwag nating hayaan na papasok ang espiritu ng yabang sa ating buhay. Sabi ng Panginoon, "Ang mga mapagpakumbaba ay itataas ko, pero ang mga mayayabang ibababa ko." Sabi niya, no iti kapatagan kat plain kat kasapulan nga ngumato buldoser tapno ngumato ngamno iti nangakapngatong nga bantay nga super yabang kunana mutlaan buldoser mutlaan tapno agbalin nga patag. And in the book of Corinthians chapter 10, look at verse 12. "If you think you are standing firm," he says, "be careful that you do not fall." Diyeti ko nang mat ni Pablo. Yeah. So, napakagandang simulan natin ang bagong umaga, bagong araw na ito, na punong-puno ng pagpapakumbaba. Huwag nating hayaan na papasok ng kahit nakatiting na yabang sa ating buhay. Do not allow it. In the name of Jesus. And makikita natin sa buong maghapon, sasamahan tayo ng Panginoon. In Jesus' name. God bless us all.